Umaga o tanghali o gabi sa inyo, saan ka man naroroon. Ako nga pala ang inyong lingkod. Kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Polisya ko ngayon dito sa YouTube. Ngayon ang pag-uusapan natin ngayon guys, yung pagkakaiba ng warrant, search warrant, and warrantless arrest. Isasummary lang natin guys. So hindi, summary lang para lang sa kabuuan, brief. Kasi masyadong mahaba pag in-detail natin. So kung first time ka sa aking channel, my name is Polisya ko, ang aking bagong pangalan dito kasi, at iyong lingkod. So sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ayun guys, yung madalas nating marinig guys, yung warrant. So pag may warrant na, ang ibig sabihin niyan may kaso na. So ang warrant ay isang pirasong papel na ini-issue ng jurisdiction ng court, kung sino nakakasakop na court, sa law enforcers para hulihin o i-jail yung isang tao. Yun, tao. Pag search warrants naman, so ayan yung items or mga illegal na gamit na maaaring o na ginagamit o nagamit sa commission of the crime. Yung guys, pagkakaiba, yung warrant, search warrant, items, yung warrant, tao yung kinukuha, yung hinahanap. So, radically speaking, pag nag-serve ng warrant, hindi totally dala-dala yan ng police. Pwedeng naka-file lang yan doon sa presinto. Kapag nahuli ka, hanap ka, pwedeng ipakita sa'yo na may search warrant ka. O pwede naman, dala-dala nila yan. Yun, sa nakikita nyo sa pelikula, pag may dumarating na police, hinahanap yung search warrant. At ito pang isa naman, yung warrantless arrest. So yung warrantless arrest guys, ito yung ina-apply ng mga, pwedeng gawin ito ng civilian tulad mo na nasa edad na, legal age, o even walang limito, kahit sinong tao mayroong rights na sa warrantless arrest. Pero may mga scenario lang ito na dapat i-apply yung warrantless. Yung mga security guard, ito yung ginagamit nilang power, warrantless arrest. Ang basic na scenario nito, ganito. Kapag ang isang tao ay tatlo, before, during, and after. Ano? After the commission of the crime. Ganito. Bago mag-commit ang crime, or before the commission of the crime, pwede mo nang arestuhin yung tao, or during the commission of the crime, or after the commission of the crime. Yun. The ruling is immediately turn over to the nearest authority. Kung pag sinabing authority, pwedeng sa barangay or sa police. So immediately guys, ha, without delay, immediately. So doon yan gagawa ng summary or probable cause ng report, investigation report, ng report ng police. So is the point, ang other application of warrantless arrest is kapag yung tao ay nakalabas sa kulungan, yung tipong naka-uniform pa na orange, yun. Marami yung kulay yung damit. May orange, may brown.
yun yung natandaan ko, brown saka orange. Yung brown sa ano yon, sa National Penitentiary o sa gaya sa Muntin Lupa. Yun guys. Dito guys sa warrantless arrest, kapag hindi naman logically speaking na kapag aresto ay ikaw ang gagawa. So pwede mong gawin na kasi wala, hindi naman kayo o hindi naman yung iba train sa mag-aresto. Ay yung bang tumawag ka ng authority o ng barangay or ng police or ng pinakamalapit sa yung kayang i-neutralize yung kriminal, yung huhulihin. Yun yun, warrantless arrest yun. So, kasama ka na dun sa paghuli. Kasi, ikaw yung, kung sa bomb, ikaw yung blasting cap, ikaw yung pasabu, diba? Ikaw yung initiator sa paghuli. So, yun. Kasi mahirap talagang hulihin yung kriminal, lalo na kung ikaw isang babae, diba? So, bilang isang citizen, kung hindi mo kayang i-neutralize yung kriminal, so yung bagang i-assist mo yung authority, yung police, tumawag ka ng barangay, problema, baka wala kang number ng barangay or police eh. So i-store mo na yan sa cellphone mo. Or emergency contacts. Ah, diba? Meron tayong video yung ginawa niyan, emergency contacts. Kailangan kasi within minutes, meron kang gawin pag merong emergency. Guys, ako nga pala si Polisyako at nagsasabing hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa nasa YouTube.